Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Laban sa Bungiro. Inayayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayan ngayon ay ang paraan para mapanatiling buhay ang ating manok panabong na may sakit. So mga kasabong, pag may sakit po ang ating manok panabong, ay normally po na hihina po ang kanyang immune system. And din mga kasabong, tataas po yung mga balahibo niya at malungkot. Isa sa pwedeng ikamatay ng ating manok panabong ay yung hindi pagkakain. Ayaw na pong kumain. So, dito pa lang, bago natin gamutin sa kanyang sakit, ay isauli or iano muna natin yung immune niya para lumakas at bumalik yung masiglang katawan. Para at least, pagkaginamot natin, so mabilis siyang mag-recover. So, ito po yung paraan natin na subok ko na. Dahil mismong nandito po yung hospital ng mga manok sa mga may sakit. Well, mga kasabong, pagka sinabing sakit po, marami yan. Mayroon tayong respiratory problems, mayroon tayong digestive problems, parasitisms, blood problems, bone and egg problems, wound infections, and then stunting or loss of appetite. So, loss of appetite po ito. Nang dahil po sa sakit. Ayan. So, ang kailangan lang po natin ay ito. Isa pong igyok. So, tanggalin natin. Kukuhanin po natin yung igyok. Ayan. Ayan po mga kasabong. Ito po yung igyok natin, ilagay natin sa tasa. Ayan. And din mga kasabong, isa pong green tea bags. Isang green tea bags. Ayan. Isang green tea bags. Ayan po. Ayan. And din mga kasabong, isa pong tubig. Tubig na mainit. Ayan. Lagyan po natin ng tubig na mainit. And then, one pack of electrolytes. Ayan. Example lang po ito dahil isa lang yung iano natin. So, tansahin natin. One pack of electrolytes. Ayan. So, lagyan natin. Ayan. And then, lagyan natin ng mainit. Ayan po. Saka natin batihin. Batihin natin yung itlog para maduro po siya. So mga kasabong, yung texture po natin ay ayan. Composed of egg yolks and then vitamin pro. And then lagyan natin ng green tea. Ayan. Ayan po. So again mga kasabong, isang needle syringe na dito natin i-ano sa bunga nga naman. Okay. So ito po yung kailangan lang natin para mapanatiling buhay ang ating manok panabong. Ayan.
So, ang gamit po ng itlog, mga kasabong, pag nilagyan po ng tubig, ay liquid siya pagka naano ng manok at 10 minutes, mag-turn ito solid. Ayan. And then, mga kasabong, maglagay tayo ng electrolytes, vitamins, and minerals, and then probiotic. Ang napili ko po ay ang Bitmin Pro. Ayan. Kasi po, ang Bitmin Pro po ay mayroon na siyang amino acid, electrolytes, probiotics, B-complex, multivitamins, and then minerals. Ito po yung Bitmin Pro. Ito po talaga yung ginagamit ko. Isang igyok, mainit na tubig sa isang tasa, and then isang green tea, at saka isang probiotics, vitamins, and minerals, electrolytes, which is Bitmin Pro. Ito po yung ipapainom natin. Ayan. Mga kasabong, itong idea na to ay subok ko na dahil ang dami kong may sakit dyan. Sabi ko nga, pagka nagkasakit po ang inyong manok panabong, ay mawawalan po ng gana yan. Actually, ang una pong dahilan kung bakit mamatay yung manok panabong po ninyo ay hindi po ang sakit mismo ang unang makapagpatay, kundi ito po yung ayaw ng kumain. So, pag pinakain natin, pagka na-induce natin dito, pagka nasa system na po ng manok panabong natin dahil yung igyok po ay liquid, it turns into solid pag napasok po sa katawan ng manok. And then, ang Bitmin Pro po, mga kasabong, vitamins and minerals, electrolytes, probiotics, so wala ka nang kailangan pa kundi nandito na lahat. So, mabubuhay po ang immune ng manok. Mabubusog po siya. Yun po ang tulong natin sa mga manok na may sakit. So, definitely, after 2 days po, 2 to 3 days po, lalakas po yung manok ninyo. And then, saka ninyo gamutin sa kanyang sakit, na kung ano mang sakit mayroon siya. Well, of course, marami tayong sakit dyan. Halak, pisik, ayan, mga respiratory problems, parasite, parasitism, ganun. So, mga kasabong, this is a rescue remedy. And then, kung mayroon kayong ano dyan, pagka nasulian na siya sa kanyang immune system na bumalik na yung sigla niya, sa kanyang gamutin sa kanyang sakit, in according sa kanyang sakit. Ayan. So, ganito. Ayan, mga kasabong. Hindi na po ito nagkakain. Hindi na po nagkakain ating manok panabong dahil, ayan, hindi na po nagkakain siya dahil may sakit siyang halak, pisik. Ayan, oh. Whistling. So, nagwi-whistling, meaning respiratory problems. Pagka ang sipon po, pag hindi mo nagamot, magiging halak yan. Definitely, tatlong ano na yan. Yan na po ang pinakamalala niyan. Tapos magiging ano na ito rito. Diklaging na ang kailangan yan at saka gamot talaga. So, ganito ang pag-induce po, mga kasabo. So, ito po yung ano natin. Ganyan lang. Ganyan lang. Isusubo ko sa kanya dahil ayaw na niyang kumain. Yan. 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 Ayan po. Ayan. So, ayaw niyang kumain, susubuan mo siya. 5 hiringgilya every time na magpakain kayo. Ayan o. Nang dahil po sa whistling niya at saka ano, ayaw na niyang kumain. So, ganun lang po. Tutulungan po natin yung ating mga manok panabong kung may sakit dahil sayang din naman. Tips lang po, mga kasabong, sa paggagamot po ay ugaliin nating sundin ang tamang dosage at haba po ng araw ng paggamot.
mas mainam na magamot tayo, lalo na sa ito, mga digestive respiratory problems, na sabayan din natin ng mga vitamins. Ayan. Ayan. So mga kasabong, maraming salamat po sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo. Dahil para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Marami pong salamat sa inyo.